kakabit natin tong Racing Boy na handle grip. Pwede natin palitan ng bar end, di ba? And buo natin naalis, mga kabrombrom. Pwede natin palitan to, mga kabrombrom. Yun yung kinaganda nga nitong RCB HG66. So yo, what's up mga kabrombrom, we are now here to another episode na naman ng pag-vlog natin. So for today's vlog mga kabrombrom, ayan, so gagawin natin ito. Ayan, ikakabit natin itong Racing Boy na handle grip. So itong Racing Boy handle grip na to is HG66, ayan. So ano ba meron dito? So maraming ano eh, maraming... iba pa, different types of handle grip ng RCB. Ayan. And iba-iba yung kanilang mga tsura. So, ito. Papakita ko sa inyo itong nabili ko. Wait lang, harap natin. So, ito yung nabili ko mga kabrom-brom, no? Ayan, open natin. Ito ko sa inyo. Tsura niya. Ayan. So, handle grip. Ito yung pang... Ayan, pang kaliwang side. And alam nyo kung bakit maganda to, kasi pwede natin palitan ng bar end. Ayan o. Pwede, kung gusto nyo maglagay ng bar end side mirror, pwede yan dito kasi mapapalitan nyo yan. Ayan, diba? Yung iba kasi close to eh. Ito. Yung iba kasi close to mga kabrom-brom. Walang salpakan ng ganito. Ayan. And pwede rin kayo magpalit kung anong... gusto nyo kung anong trip nyo ng kulay na ganito, pwede nyo ikabit dito. Yun yung kinaganda nito, kaya ito yung mas pinili ko mga kabrom-brom. Okay, so ikakabit natin ito mga kabrom-brom. Pero bago yun, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, iwag mong kalimutang mag-like, comment, and subscribe na rin mga kabrom-brom. Ayan, pindutin mo yung bell dyan para lagi kang updated sa mga ilalabas nating video. Ayan, si Brom-brom TV, subscribe po kayo dyan kay Brom-brom TV mga kabrom-brom. So, marami tayong... i-reviewin ng mga items or mga motorcycle parts na ikakabit sa motor natin. And sana, abangan nyo yun. Brom-brom. Ikakabit natin to. Pero ipapakita ko muna sa inyo yung ating lumang side mirror. Ay, side mirror tuloy. Ito yung side mirror. Lumang handle grip. Ayan o. Madumi. Saka luma. So, 2 years na to. Walang palit-palit. 2 years yan. Ito yung stock mga kabrom-brom. Ito naman yung sa right side. Ayan o, gamit na gamit. Kita nyo ba yan? Oh. Diba? Kawawa naman, 2 years na. And ito yung stock. Kaya papalitan natin yan mga kabrom-brom. So susubukan natin alisin ang buo to, no? Hindi natin kinakat, tatry natin. Pero pwede naman siyang ikat eh, parang din tayo mahirapan. Kaya lang gusto kong subukan yung challenge na yun. Ayan. Diba? So ito rin sa kabila. Ito sa kabila madali lang tatanggalin. Ito yung pinaka-challenging. Kasi marami ang mga... stopper dyan eh, para hindi dumulas yung ating handle grip, diba? So, yan yung kinaganda kay Yamaha. Kay Dudut in the house! Ayan mga kabrom-brom, dumaan yung ating kaibigan and balik na tayo ulit dito sa ating handle grip. So, napaka-solid na handle grip ng Yamaha, sobrang kapit, napaganda ng stock. So, kung tatanungin nyo ako bakit hindi stock yung binili ko para ipalit ulit dito, ang isasagot ko lang is wala lang kasi gusto ko mag-set ng puro RCB. RCB na parts. So kasi naka-RCB na tayo na mags. Tapos yung RCB ko na shock, inalis ko muna kasi lagi ako may angkas. Ito yung RCB, kaya gusto ko mag-set tayo ng RCB dito sa motor natin eh. Napangarap ko yun eh. Isang brand lang yung ikakabit natin mga kabrom-brom. Kaya ayan, handle grip na RCB yung ikakabit ko. So hindi tayo sponsored mga kabrom-brom. Wala lang, fan lang ako ng RCB. So, ikabit natin niya mga kabrom-brom, samahan niyo ako. Wala akong taghahawak ng ano, camera, kaya ilalagay ko muna dito. Sana hindi malaglag mga kabrom-brom. So, let's go! So, ito po mga kabrom-brom, ang una natin gagawin ay aalisin natin itong bar end. Ganun din po dito sa kabila. Ayan, para maalis natin itong handle grip. So, napakadali lang yan. Susungkitin niyo lang yan dyan pag ganun. Ayan. So, tara, alisin natin mga kabrom-brom. So, ayan mga kabrom-brom, alisin natin. Hey.
ay maaburong-burong natanggal na po natin. And next, ikutin lang natin itong handle grip. Ikot lang. Katanggal na po. Yan. So ayan, maaburong-burong na. Okay. Naiikot na natin. So napakadali lang dito, basic. And may mga grasa siya dito. Hindi ko alam, may grasa siya eh. So baka yung pandikit yan dito. Ayan, nalusaw. Madali na lang kasi siya naiikot, katagalan. Kapag hawak ko yung manibela ko, umiikot din yung kamay ko, minsan gumaganyan. Kaya ayan, wala na yan, natutunaw na yata yung pandikit. Tapos sunod, ito na. Ganun din, aalisin din natin. Pero ito yung most challenging dito kasi marami siyang stopper na papakita ko po sa inyo, mga kabrumbo. Tanggal na. Ito nga po, mga kabrumbo, yung pinaka-challenging dito. Ayan, dahil nga mahirap tanggalin to. And ayoko naman pwersahin. So gagawa natin ng paraan para smooth lang siyang mailabas ng safe and hindi siya nasisira. Although luma na siya, pero subukan natin ingatan yung pag-alis sa kanya para buo natin siyang maalis. Kagaya nito. Ayan, diba? Subukan natin alisin to ng safe na maayos. Medyo mahirap lang, pero antayin nyo, mga kabrumbrum, no? Kukuha lang ako ng langis, try ko yung langis, tapos pasalpakan natin itong screw para umikot siya ng mas maayos. Dito natin sasalpak, mga kabrumbrum. Ayan, dito. Diyan, diyan. Kukuha lang ako ng langis, mga kabrumbrum, ha? At yan, mga kabrumbrum, ito yung nakita nating langis. Ayan, no? Langis ng makina. Ayan, papagapangin natin dito para ipasok natin sa ating dito, sa loob nito. Handle grip, no? So, yun lang, mga kabrumbrum. Tingnan natin kung magagawa natin ang para. Let's go. So, ito yung ginawa ko, mga kabrumbrum. Ayan, naipasok na natin. Tapos, nalagyan ko ng langis itong mismo screwdriver. Tapos, inikot-ikot ko dito. Ayan, o. Ayan. So, tingin ko madadali natin siyang matatanggal. Ayan. Tara, tanggalin na natin. Ayan, mga kabrumbrum. Basic lang tanggalin, o. Nilagyan ko lang ng langis. Ayun yung sinasabi kong stopper sa inyo, mga kabrumbrum. So kung walang langis yan, mahirapan kayo mag-ikot-ikot yan. Tapos baka maputol pa yung cable nyo. Or itong mismong throttle. Diba? Ayan. Tanggal! And buo natin ng alis, mga kabrumbrum. Alright. So ayan, dalawa sila. Safe. Dahil dito sa ating magic langis. Ito pang makina to. Sobrang smooth to sa makina, mga kabrumbrum. Makina ng pagtahi, mga kabrumbrum, hindi makina ng motor. Ayan. So, dilunisan lang natin to. Ganon din yung kabila para mailagay na natin to. Ito yung paglagay po, mga kabrumbrum, no? Yung malaking butas. Kung nakikita nyo, may malaking butas dyan. Yun yung sa right side. Ito yung sa right side, mga kabrumbrum. Ito. Ito po yung sa right side dahil malaking butas niya compared dito. Ito yung sa left side. Okay? So, ito na, mga kabrumbrum, no? Ayan, ang haba na ng ating manibela. Joke lang. So, ipapasok na natin itong isang handle grip ng RCB. So, ito po yung left side. So, iikutin lang ulit natin. So, ayan lang, mga kabrumbrum. Dahan-dahanin lang natin. Hindi natin kailangan madaliin ang lahat. Ayan. Ayan, no? Hindi ko siya nilagyan ng langis, mga kabrumbrum, eh. Yung pagpasok. Kasi baka mamaya dumulas, no? Dumulas lang yung grip natin dito. Hindi nga dumudulas yung ano natin, kamay, dahil nga makapit itong handle grip. Eh, baka dumulas naman mismo yung handle grip dahil hindi siya makapit dito. Right, so ayan.
So ito na po mga ka-broom broom, na ikabit na natin yung sa left side. Ayan. So gusto ko nakaharap itong RCB sa atin. And dito sa kabila, ganoon din. Ayan. Ayan. Alright, diba? So adjust-adjust lang tayo kung paano natin siya mas magandang makikita. Right? So ito yung takip mga ka-broom broom, yung bar end. Merong logo ng RCB o ng Racing Boy. Salpak natin dito. Kiklik nyo lang. So, ipupush nyo lang mga ka-broom broom. Ayan. Tamang push lang. So, ayan na. Alright. RCB. Ayusin na lang natin yan mamaya mamaya mga ka-broom broom. Ang mahalaga na ikabit na natin. So dito na tayo sa kabila mga ka-broom broom. Titignan natin kung mailalagay din natin ng maayos dahil ang dami niyang mga stopper. Ayan o. And ito, mayroong kalang dito. So baka lihahin natin to. Kasi napansin ko dito is mahaba siya ng konti. Baka umangat pangit tignan. So subukan natin itong lihahin o katirin para numipis. Alright. At ito na nga mga ka-broom broom, ayan, naalis na natin. Hindi ko lang napantay kasi lilihahin ko pa yan. Pagtapos dyan, saka natin ipapasok yung handle grip. Lalagyan natin ito ng langis mga ka-broom broom. Ayan. So pantay na siya. Ito na lang siguro yung makikita natin. Ito. Kasi baka bumakat dun sa handle grip. Pero okay lang kasi stopper siya para hindi dumulas. At kabit na natin yung isang mga ka-broom broom. Ito po. Ayan. Alright, let's go! So yun mga ka-broom broom, nilagyan ko yung loob ng langis para smooth natin yung maipasok na madulas. Alright! Yan na mga ka-broom broom, oo. Nailagay na natin. Kung titignan nyo po, eto na. Nakikita nyo yung may alon. Pero okay lang kasi para mas makapit yung ating pag-throttle. Ayun na yung kabila. And ito na yung last na ikakabit natin. Yung bar end. Pwede nating palitan to mga ka-broom broom. Yun yung kinaganda nga nitong RCB HG66. Kinabit natin sa ating MIUI 125. So, yun. Itim pa rin. Maganda. Ang ganda tignan. Alright. So, kabit na natin to. This is the last part. Pupush lang natin yan. Yan. Yan, medyo matigas na. Lumalaban. Alright. Basic mga ka-broom broom. Naalis natin ng maayos ang ating handle grip. Ayan, napalitan natin. And ito, ayos pa yung ating lumang handle grip. Alright. Ayan, oh, magagamit pa. Pwede po, di ba? Lilinisan lang natin, ayos pa ito eh. Pwede ko pa itong magamit. So yun na mga ka-broom broom, naikabit na nga po natin. Ayan, okay na yung ating handle grip and natanggal natin ng maayos yung ating mga stock handle grip and pwede pa magamit, diba? So yun lang mga ka-broom broom, maraming maraming salamat sa mga nakapanood. Huwag nyo kalimutang mag-like, comment, and subscribe. Ayan, kung meron kayong may sasuggest na mas magandang handle grip dito, basta RCB, comment nyo lang dyan mga ka-broom broom. Right, say po sa inyo lahat. Peace out, broom broom broom.